Hello guys! Welcome back to our channel, and for today, ang ating video tutorial is about the RFID reader. So meron tayong RFID reader dito. This one, RC522 na RFID reader. So itong RFID reader natin is kasama to sa ating kit. Yung para sa Arduino Advanced Kit natin from ElexHub. And for today, ang gagawin natin is itetest natin kung paano ba nagana ang isang RFID module. So itong ating RFID module, ang kanyang frequency ginagamit is 13.56 MHz. So meron ako ditong RFID tag, at meron din tayong RFID card. So later sa ating tutorial, ang gagawin natin is kokontrolin natin yung ating servo motor, itong nasa likod, and then magdi-display tayo ng status dito sa ating LCD. Basically siya ay parang door lock mechanism. So ang kailangan lang niya is may scan yung tamang RFID para mabuksan yung ating door o gate. So for this project, ang ating simulation is yung ating servo mag-a-act as yung lock. And then, ito yung ating RFID. Nag-scan ng ating RFID. And then, yung ating LCD, magdi-display lang siya kung anong status niya. Kung siya ba ay nakalock or naka-unlock na. Okay, guys. Pero, sa start ng ating tutorial, ang gagawin natin is pagaganahin lang muna ang ating RFID module. Okay, guys. So, kung makikita nyo sa inyong screen, meron ako ditong diagram ng connection ng ating project for today. So, simulan natin sa LCD. Makikita nyo dito yung ating ground na kukonekta sa ground pin ng ating Arduino. Ang VCC sa 5 volts. Ang SDA sa pin A4 at yung ating SCL sa ating pin A5. Ang next one nating titingnan is ang ating servo motor, yung block natin na connect sa ground, yung positive na connect sa 5 volts. Yan. And then yung ating signal pin i-connecta natin sa pin 3. Yan. Correct lang natin to. Okay. So, nasa pin 3 na yung ating servo. Sa mga hindi pa familiar sa ating servo motor, meron tayong dedicated na video tutorial para dyan. You can check this playlist kasi nakakompile dito yung ating mga Arduino training series, ang ating mga episode. So, dito sa ating project, pinagsama-sama na natin ito. Meron tayong LCD, may servo, at meron tayong RFID. So, basically, isang project na siya kung tutuusin, guys. So, ito po ay reference sa mga babago nagpo-program ng Arduino at hindi pa masyadong gamay yung mga modules na ginagamit natin. So, okay. Balik muna tayo dito sa ating diagram. Kung makikita nyo, ang ating RFID module, meron yung label. Close up natin. So, yan. Meron tayong mga SDA, SCL, MOSI, MISO, and etc. So, dito sa ating diagram, isa-isahin na lang natin to kasi walang label yung nandito eh.
So ito, yung kanyang power, positive na power is 3.3 volts. So guys, so kaya malilito dito, nakakonekta yan sa 3.3 volts ng ating Arduino Uno. Kasi kung 5 volts ang inyong makonekta doon sa power ng ating RFID module, pwedeng masira siya. Kasi nakalagay sa pin niya is 3.3 volts. So ang sunod natin, yung ating reset pin na konekta sa ating pin 9. And then yung ground natin na konekta sa ground ng ating Arduino Uno via our breadboard. Itong IRQ, ito ay bakante na. Tapos ano ba next natin? MISO. Ang MISO pin ay nasa pin 12. Ang MOSI pin nasa pin 11. Tapos ang SCK natin nasa pin 13. And then yung ating SDA is nasa pin 10. So kung hindi nyo ito nasundan guys, meron siyang nakalagay sa code kung paano ba i-connect itong ating RFID module. Okay guys, balikan nyo na lang itong ating diagram kung di nyo pa nakikita yung, di nyo pa nakoconnect yung inyong mga wirings. So ito lang yung guys. Okay. So para sa ating code, itabi natin ito na konti. Ayan. Gagamit tayo ng library para ma-access natin yung RFID module. Para sa library natin, ang gagamitin natin is i-download lang natin. So type lang natin ng MFRC522. So meron ako dito na naka-install na itong MFRC522 by GitHub community. So once na na-install nyo na to sa inyo, ma-access nyo na yung kanya mga examples. So ang ating mga examples ngayon is makikita natin dito sa yan. Bye guys. So for this tutorial, ang gagawin natin is pipiliin natin itong examples na readNUID. Yan. Sa natin. Okay. So, meron na tayong example ditong available from the library. Makikita nyo dito sa kanya naka-comment sa unang part ng ating code. Meron tayo dito yung pins ng ating RFID module at kung saan pin siya nakakonect. So for Arduino Uno, ito yung kanyang mga connection, yung reset, SDA, MOSI, MISO, and SCK. Okay guys, so huwag nyo na masyadong baguhin ang code na to kung hindi naman kailangan. Since ang library kasi ay ginagamit natin para mas mapadali yung ating pagpo-prototype. Okay guys. Dito sa setup, gagamit tayong serial monitor sa ngayon. And then ito, part na ng libraries. Kahit ako hindi ko masyado maintindihan tong iba, pero ang pinaka-focus kasi natin is prototyping. So, kung paano natin may integrate sa ating mga prototypes itong ating RFID module. Okay, guys. So, browse lang natin. Ito ay nire-read niya yung bagong card. Yan, browse lang natin. And then, try natin buksan ang ating serial monitor. Okay.
Okay. Upload muna pala natin to. Upload natin, guys. Okay. So, ang lalabas sa kanya serial monitor is ito. Ito kasi yung format ng data na nanggagaling doon sa ating RFID. Kung makikita nyo dito, i-scan natin itong ating RFID tag. Lalabas yung kanyang ID dito sa ating serial monitor. So, yan. So, the NUID tag is in hex. Ito yan. And in decimal. So, for this project, ang gagamitin natin is yung ating decimal na data. Pag in-scan uli natin itong ating tag, kung mapapansin nyo, hindi niya na dinidisplay yung data. Pero kung door access ang ating gagawin, kailangan ma-scan niya paulit-ulit itong card natin na hawak or tags. So, para mapalitan yan, scan natin itong ating RFID card. Ayan. Pag in-scan uli natin itong card read previously ang lalabas. So, ito. Ayan. Okay, guys. Madali lang siyang gamitin kung integrate nyo sa projects. So, ang gagawin natin for today is i-modify natin ng konti itong ating example code ng ating RFID card. So, firstly, ang ating gagawin is tatanggalin natin yung itong card read previously. So, para mabago natin siya, hanapin lang natin yung card read previously. Ito yon. And then, nasa if else siya dito. Yan. So, para mabago siya, ang gagawin natin is tanggalin natin itong nasa if na ito. Yan. Kailangan ma-uncomment natin ito para maririn niya paulit-ulit yung ating data. Okay, so uncomment muna natin to. And then, hahanapin natin yung kapartner niyang bracket. So, ito yung kapartner niyang bracket. I-comment din natin maya-maya. So, i-comment natin itong buo. Control slash para ma-comment yung selected na lines of code natin. Then, ito yung kapartner ng bracket niya. And then, tatanggalin natin itong i-comment din natin. So, pag na-comment natin na yan, try natin i-upload uli. So, dapat ang behavior ng code niya is paulit-ulit na niya marireed yung SIM card. So, simulan natin dito sa ating tags. Okay. So, na-read niya yung ating tag. And then, i-scan uli natin itong tag na to. Tingnan natin kung marireed. Okay. So, yan. Nare-read na siya paulit-ulit yung ating tags. Tapos, itong card naman natin. Yan. Paulit-ulit na siyang nare-read. So, next natin gagawin is maglalagay tayo ng ID na magkakaroon na access sa kanya. So, since ito ay nasa decimal, ang gagawin natin is try muna natin mag serial.print nung ating data. Serial.print. Ito. Kukunin natin tong portion na to. Since dito niya ini-install na, naka-ari siya. Okay, ano natin na println 0. So, paghiwa-hiwalay na lang natin, guys, para medyo mas maget nyo.
Kasi pwede natin tong gamitan ng for loop para ma-read natin yung mga datas na kada byte, yung 4 bytes. 2 and 3. So, lagi siya nagsisimula sa 0 guys pag naka-array siya. So, 0, 1, 2, 3, apat lahat siya. And then, mag-ano tayo dito ng isa pang serial dot println data in decimal para malaman natin kung alin ba yung na-preprint natin dito. Okay guys, upload natin siya. Okay, scan natin ng card, ang tags. So, okay guys, so ito yung data in decimal, ito yon, and then ito yung unang byte, tapos ito yan, kapartner niyan, 115, 166, 53, at yung 20. So guys, dito sa modification natin, nakukuha na natin yung data na kailangan natin. So, para magawa natin na magkaroon ng access itong tag, halimbawa, itong data ng tag ang ating bibigyan na access. So, ang gagawin natin dito is mag-if statement tayo dito. If simula tayo sa 0, equals, so halimbawa ito ang ating bibigyan na access, so 115, since decimal yan, 115, mag-a-and tayo dito since kailangan yung lahat ng bytes natin makuha niya, kasi minsan mayroong card na magkakagaya yung tatlo pero yung last na byte ay iba. So, ang gagawin natin, naka-and siya. So, sa buong if statement na ito, kailangan masatisfy niya lahat ng condition na ito. Okay, guys? So, ayan natin. Bago natin ituloy. Copy-paste lang tayo. Ito, 1, 166. Copy and paste. Ang sunod natin is 53. Paste ulit tayo. And then 20. So, babaguhin natin ang value ng array. Diba, mayroon tayong 0, 1, tapos ito yung 2, and then 3. So, kapag na-access natin itong card, mag-serial.print muna tayo para malaman natin kung in-accept niya yung card. So, card accepted. And then, upload ulit natin guys kung tama ba itong ating code. Okay. So, try muna natin itong card. Okay. So, nagbigay siya ng data. Pero kapag in-scan natin itong ating tags, pumasok siya sa if statement na to. Okay, guys. Kasi itong RFID, pwede nyong i-hard code lang yung bibigyan nyo na access. Pwede rin namang i-save nyo sa EEPROM niya, pero advanced na topic na yon. O kaya kung talagang gagamitin nyo siya, pwede naman bigyan na access through database. So ang pinakasimpleng database kasi ay via Excel ba ang tawag doon? Excel, na pwede nyong i-save sa SD card module yung file. So, depende sa inyo kung paano nyo gagamitin yung RFID card. Pero dito sa ating tutorial, ngayon is hard-coded lang yung ating card na yung access card natin. Okay?
So lagyan natin to ng else. Then serial.print ln card not valid. Para makita lang natin. So scan muna natin itong ating tag. So card accepted yan. Pero kapag itong card natin na hindi hard-coded yung data niya dito, so ang lalabas sa kanya is card not valid. So na-access na natin yung ating card. So ang gagawin natin is mag-ayusin natin itong ating LCD. Lalagyan natin ng konting visual status nung ating system. So ang ginagawa ko dito, binubuksan ko lang yung aking mga last projects, and then kinakopy paste ko na lang. Okay. Para ma-integrate natin yung ating LCD, i-copy paste ko lang itong nasa code kong isa. Itong LCD, meron tayong dedicated na tutorial para sa kanya. Kung hindi pa kayo familiar sa kanya, ay advice na panoorin nyo rin siya. Nga pala guys, kung may magtatanong sa inyo, itong LCD ding kinopy paste ko, pwede yan kahit dito sa portion na ito. Basta mauuna ay itong Sharp Include LCD I2C. Kasi ito yung ina-access niya yung library niya. And then itong mga syntax na to, mahahanap niya na dun sa kanyang library. Pwede siyang dito na ilagay. Basta pagkatapos nito. And then, hindi siya nasa setup. Sa setup natin, ilalagay na natin yung ating lcd.begin at saka yung ating lcd.backlight. And then, hanapin natin sa loop. So dito yung ating card. So ang gagawin natin is dito natin ipe-paste itong ating set cursor. So baguhin natin door access. And then, ano natin dito? Copy, paste. So, kapag in-accept niya, ang gagawin natin, door unlock. And then, kapag card not valid, lagay na lang natin ng invalid card. Okay? So, tryin muna natin ito bago natin ayusin yung sequence ng ating LCD. Okay, upload natin. So, wala naka-display. Try natin i-scan. So, nandun yun. So, ang babaguhin natin dito, ilipat natin itong, i-cut natin ito, and then, dito natin sa setup, ilagay. And then, mag-copy-paste tayo. Lagay natin ng scan card.
Okay. Try ulit natin. So, scan card. Door unlock. At pag ito, invalid card. So, lagyan natin ito ng isang space para kasi nadodoble ito. Okay, upload natin. Invalid card. Then ito, door unlock. Okay. Ang gagawin natin guys, kung hindi siya invalid card ang nakalagay, maglalagay na lang tayo dito ng delay. So after 3 seconds, babalik siya sa yung scan card natin. So copy paste natin to dito sa ating code. Okay. And then dito rin i-copy paste din natin dito. So pag na-unlock, syempre sasarado na natin yung door. Pabalik ulit siya sa scan card. Okay, upload natin. Scan. So after 3 seconds, babalik siya sa scan card. So lagyan natin ito ng space para hindi maiwan yung mga characters kung makikita nyo. And then upload ulit natin. Okay. Scan card. Door unlock. So babalik siya sa scan card. Pag invalid naman, dapat babalik din siya sa scan card. So okay, okay na guys yung ating LCD. Ang gagawin na lang natin sunod is yung ating servo motor. So yung servo motor natin, so dapat mag-switch siya kapag mag-unlock. So ano pa ang pinakamaganda dito? So kukunin ko na lang yung code ng ating servo and then i-integrate natin dito sa ating code dito. So since sa servo nagamit siya ng library, copy paste lang natin dito yung library ng ating servo. Ang servo natin na-connect sa pin 3. So dito sa setup, ilalagay natin yung ating servo, my servo that attach sa pin 3. And then migrate na tayo dito ng ating initial value ng ating servo motor. Servo motor, right. Ang gawin lang natin ay 0 to 180. So 0 kapag nakalock siya at 180 degrees kapag naka-unlock. Okay guys. So, punta tayo dito sa if else statement natin na ina-edit kanina. Pag na door unlock, magiging 180 degrees yung ating servo. Kapag card not valid, ganun pa rin. So, 'di ba ang gagawin natin pag nabuksan after 3 seconds, malalock uli. So, maglalagay pa rin tayo dito ng my servo data type. So, pwede natin hindi nalagyan dito since nakalock naman dito. So, yan. Dapat gagana na ang ating program dito sa ating code na ito. Kung walang mali, guys. My servo. So, kulang tayo ng
declaration ng ating variable. So, lagay natin to dito. Yan, okay na. So, bigyan ko na lang kayo ng kopya ng code na ito para maging reference ninyo. Ayan. So, try natin muna ang invalid na card. Okay, invalid card. So, dapat gagalaw ito kapag valid na card na ating gamit or tags. Okay. Ayan. Ulit. Kiniscan natin. Door unlock and then magsiswitch back yung ating servo. Dito natin ilagay. Okay guys, sana nasundan niyo itong ating video tutorial for today. And kung hindi pa kayo familiar sa ating mga ginamit, I suggest na panoorin niyo yung buong series natin. Kasi itong series natin, ginawa natin para sa mga beginners na nag-Arduino at gustong mag-prototype ng kanilang mga projects. So, I suggest na mas maganda rin na kung kayo nang gumagawa ng inyong mga projects. Since nasa STEM naman tayo or engineering. Kasi kung ganun yung ating mga course, ay mas magandang nakakabuo tayo ng sarili nating mga prototype, guys. Kaysa naman ipapagawa natin sa iba, ang isipin nyo na lang, guys, mas valuable kung tayo yung matututo sa ating mga prototype. Kaya nga prototype siya eh. Hindi naman siya kailangang perfect, pero at least nandun pa rin yung satisfaction na tayo yung nagawa ng ating mga projects. So okay guys, thank you sa ating mga viewers sa panonood, and I hope na nakatulong itong ating video tutorial. And tayo ay continuous pa rin ang paggawa ng mga tutorials para sa ating mga beginners. And kung mapapansin nyo, in Tagalog ito. Kasi ginagawa natin ito for the Filipino students, Filipino people, para makapag-prototype sila. Okay guys, thank you, and if you like the video, please like and subscribe to our channel para updated kayo sa ating mga inilalabas na mga tutorials. Okay guys, thank you, bye-bye!